So, dito nyo siya i-click, guys. Automatic transaction payment. May nakasulat. Parang something ganun. So, sa akin, pinadala nila sa bank account. Ito. Yan yung nung May. So, ngayon, wala na ako. Pagka kasi, ano, Western Union, kunwari, ganito, bank transfer siya. So, ang pinadala sa akin is pumunta siya sa bank account ko. Pero, pag Western Union, i-click nyo talaga ito. Pag i-click ko kasi ito. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Rona, again. And guys, another day and another video again. In today's video, I will gonna share you again some tutorial on how you can claim your payment from YouTube. First thing, guys, I'm sorry, I will use language here, Filipino and English. First, guys, you should fill up your Google AdSense account under your mode of payment if you want to choose Western Union or wire transfer. If you want to choose wire transfer, then you will fill up the bank name, your name, and SWIFT code. And the address. So if you will choose Western Union, then you will fill up also the name and the address, guys. So Western Union and wire transfer is different. Wire transfer is the bank account that you want to use, and the Western Union is the one you will claim over the counter. Google AdSense will send you a code, or I think MTCN number, because they will send the payment every fourth of the month, for example, like 20s, like that. So ganun, guys, pinapadala nila yung payment every 20s of the month or last week of the month. So pag pinapadala nila yung payment sa inyo, guys, may email kayong matatanggap na natanggap nyo na yung sahod nyo, and pwede nyo na siyang i-check. Tapos may sinasabi sila doon, pag hindi natanggap nyo yung payment after 5 days, pwede nyo i-contact yung banko. Pag wire transfer yung ginamit nyo, kasi sa akin ganun yung sinabi. Nakatanggap na ako ng sahod, and pag after 5 days daw, hindi ko pa nakuha yung sahod or hindi pa dumating sa akin, i-contact ko daw yung banko ko. So, nung chinek ko naman siya, after 3 days, nandun na, guys, dumating siya. Siguro, pag Western Union, guys, ipakita nyo lang yun. Huwag nyong kalimutan, i-print nyo yung MTCN number na pinadala sa inyo ni Google AdSense doon sa account nyo sa Google AdSense or sa email nyo ba. And then, guys, pagka Western Union naman, kailangan nyong puntahan sa branch mismo kung saan meron branch, kung saan meron available sa branch. I mean, kung saan available na branch na may Western Union, guys. Ako kasi, guys, pinili ko yung wire transfer dahil nandito ako sa abroad or sa Saudi, hindi ko siya magamit ang Western Union dahil sinulat kong billing address sa Google AdSense is Philippines. So, dapat nasa Philippines ako, doon ako mag-claim ng payment sa Western Union ng Philippines. So, since nandito ako sa abroad, hindi ako maka-claim ng payment sa Western Union dito sa Riyadh. Dahil, yung address ko nga is na sa Philippines. So, kaya pinili ko na lang yung wire transfer. Hindi ko rin pwedeng i-change yung address ko sa Google AdSense account dahil matagal yung proseso, or kailangan talagang baguhin yung AdSense account, guys. Kailangan mag-create ng bago. So, kaya pinili ko na lang. Buti na lang meron akong account na inopen sa Philippines bago ako dito pumunta sa Riyadh. And dapat din, guys, yung card na pipiliin nyo or meron kayo yung may Visa or Master na logo. And pwede siyang mapadala ng iba't ibang currency. So, dahil may SWIFT code din silang hinihingi doon, and then kung hindi nyo po alam yung SWIFT code ng bank nyo, guys, pwede nyo siyang i-search sa Google, and pwede nyo rin tanungin yung branch ng banko. And pagka pinadala na sa inyo ni Google AdSense yung payment nyo, guys,
I think mas easy yung sa bank transfer dahil hindi na kayo mag-alala na pupunta pa kayo sa ganitong branch, check nyo, kukunin nyo ng pera sa Western Union. Although madali nga siya, pero minsan kasi walang available balance, minsan pinapapunta ka sa ibang branch, minsan close, mga ganong bagay. Pero pag wire transfer or bank transfer naman, automatic na papasok yung pera nyo sa account nyo. So kahit nasa bahay na kayo, hindi na kayo mag-alala na lalabas pa. I-check nyo na lang kung meron kayong available time, kung pumasok yung pinadala sa inyo. And dapat i-check nyo talaga before 5 days guys kung pumasok yung pinadala sa inyo para malaman nyo or makontakt nyo agad yung bangko na may pinadala sa inyo yung Google AdSense na ganitong amount. So, kailangan nyo i-verify na ganito, bakit hindi dumating. So, yun guys. And yun yung reason ko bakit sinus ko yung wire transfer guys. So, kung ready na kayo sa screen, ituturo ko sa inyo kung paano nyo i-fill up doon guys. Let's go! Ay, by the way guys, kung bago pala kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, comment, and share nyo rin. And i-click nyo yung notification bell button para po kayo ay ma-update sa aking mga bagong i-upload na video. Let's go to our screen. Dito lang tayo guys sa ating Chrome application. Then, nandito na ako sa aking Google AdSense account dahil naka-sign in na to siya guys. So, i-click lang natin yung left corner guys na may 3 lines. Tapos, punta tayo dito sa payments. Piliin, punta kayo dito sa manage payment methods. Papadala sa inyo ni Google AdSense yung payment guys pag na-reach nyo na yung threshold nyo kung magkano yung sinet nyo doon na threshold nyo. So yun yung papadala sa inyo. Kung lumagpas man yan or magkano yung as long as na-reach nyo yung threshold, ipapadala talaga yan siya guys pag sinet nyo doon every month or depende sa threshold nyo. So, ilagay nyo lang dito add payment method. I-click nyo lang to. Pagkatapos, ito yung dalawa. My wire transfer at saka add new check details. So, pag mag-click ka dito ng ibang account, kunwari ito, ito yung Western Union siguro guys. Ito. Yung napansin nyo guys, yung address ko dito is Philippines. Enter the address that you would like the check to be delivered. This address is independent of your billing address. So, it means nakatepende yung address nyo dito sa inyong Google AdSense. Kung ano yung address nyo dito guys, doon din pinapadala ni Google AdSense yung pera. So, ito ang address ko dito. Oh, nice. Philippines. Hindi ko na siya papalitan, guys. Yan kung mag-add po ako ng iba. So, ika-cancel natin siya. Ito yung ano dito na pwede nyo siyang i-add. Ito guys, naka-register. In-add ko siya dito kasi akala ko pwede ko siyang magamit or pwede akong kumuha dito. Since hindi naman pala pwede dahil yung address ko is hindi naman Riyadh nakalagay. So, hindi ko siya pinili. Ang primary payment method ko is yung wire transfer or bank transfer to bank account. So, pag ito naman ang pinili nyo guys, pwede nyo siyang i-remove or steady na lang dyan. Pag gusto nyo itong piliin pag nasa Philippines ako, kung gusto ko itong i-choose, then iset ko siya as primary payment. Click ko lang yung edit. Tapos, kung gusto ko naman siyang alisin, i-remove, click ko lang yung remove. So, i-cancel natin siya kasi hindi ko siya i-update. So, ito, nandito na to siya.
ito talaga ang ginagamit kong primary habang andito ako siya sa Riyadh, yung video ko, guys. So, may napansin kayo na meron siyang Swift number. May Swift number yan siyang hinihingi, guys. Ito dito. So, i-cancel natin siya. So, yun lang yung dalawang meron dito, guys. Basta kung pwede kayong mag-add dito kung ano yung gusto nyo. Siguro pwede akong mag-add dito ng Western Union. Kasi nandito ako sa Riyadh. Anyway, may bank naman ako. Yun na lang. So, pupunta lang kayo dito, guys. Then, pagka nag-send na si Google sa inyo ng payment, meron magpa-pop out sa inyo. Pag Western Union kasi, may lalabas dito na payment transaction. So, i-click nyo lang yun, ang payment transaction. So, dito nyo siya i-click, guys. Automatic transaction payment. May nakasulat, parang something ganun. So, sa akin, pinadala nila sa bank account. Ito. Yan yung nung May. So, ngayon, wala na ako. Pagka kasi, Western Union, kunwari, ganito, bank transfer siya. So, ang pinadala sa akin is pumunta siya sa bank account ko, pero pagka Western Union, i-click nyo talaga ito. Pag i-click ko kasi ito, walang lumalabas, guys, kasi banko siya. So, pero pag Western Union siguro, pag i-click nyo, lalabas yung details ng transaction, which is, yun yung kailangan yung screenshot or i-print out para ipadala nyo doon together with your valid IDs or government IDs. So, dapat kayo yung mag-claim, guys, dahil kayo yung may-ari ng AdSense account nyo. So, yun lang, guys. And sana may natutunan kayo sa video ko dito, guys. And huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and i-click nyo yung notification bell button para po kayo ay ma-update sa aking mga susunod na mga videos na i-upload. Thank you for watching. Bye-bye.